The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus moved about within Galilee. He did not wish to travel in Judea because the Jews were trying to kill him. But the Jewish Feast of Tabernacles was near. But when his brothers had gone up to the feast, he himself also went up, not openly, but it is where in secret. Some of the inhabitants of Jerusalem said, "Is he not the one they are trying to kill? And look, he is speaking openly, and they say nothing to him. Could the authorities have realized that he is the Christ? But we know where he is from. When the Christ comes, no one knows where he is from." So Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, "You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him and he sent me." So they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him because his hour has not yet come. The Gospel of the Lord. Perhaps many of you have heard this from me many times. If people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them because it is who you are. You do not allow other people to change your heart. Be good in spite of. But what is the problem of being good? Not all people are happy seeing good people. That's a fact. Not all people are happy seeing good people. Some of them are not only happy, they want to kill who are doing what is good. That's the sad story. Hindi po ba? Tanggapin natin yun. Para mas madali, tama magdasal. Hindi po ba? Pero hindi lahat nagdadasal. At doon sa mga taong hindi nagdadasal, hindi sila natutuwa na mayroong nagdadasal. So, doon sa mga hindi natutuwa, mayroong pang hahadlang para hindi ka magdasal. Hindi na sila natuwa, hinarangan ka pa. Di po ba, ano? Naintindihan nyo na? Para mas malalim. Ano sabi ng nanay sa anak na ang hirap magpaaral? "Anak, alam mo namang ang mahal-mahal magpaaral ngayon. Bakit ka naman bagsak?" Ano sagot ng anak? "Huwag ka na magalit, mama. Marami naman kami." Ano ibig ko sabihin? What is popular, regardless whether it's wrong, becomes right. Gawin natin sa araw ng judgment, sasabihin ni Lord, "Ba't ka naman nandiyan sa impyerno? May langit naman." Ano sagot? "Huwag ka naman marami, magalit, Lord, marami naman kami." Nagsama ka pa, di ba ano? Hindi madaling maging mabuti. The first reading says, they are obnoxious. Masakit sila sa mata. Nakakasakit sila ng kalooban. Sa madalit sabi, hindi nakakatuwa ang mabuti. Sabi ng isang kapatid, "Alam mo, Father, dahil kaaway ko ang asawa ng aking kapatid, pati siya ayaw ko na siyang makita." Sabi ko, kawawa naman ang kapatid mo. Wala naman siyang kasalanan. Kaaway mo ba siya? Hindi po. Ba't ayaw mo siyang makita? Ay kasi ayaw ko yung asawa niya. Ay di yung asawa mo, ay huwag mo tingnan yung asawa niya. Di po ba, no? Anong sabi doon?
If you find Judas in the company of Jesus, will you also leave Jesus behind? Dahil ba nakita mo si Judas nakasama ni Jesus? Pati ba naman si Jesus iiwanan mo? Again, be intelligent. Be reasonable. But at the end, be responsible. Yan ang magmumulto sa inyo sa araw na ito. Hindi po ba, ano? That we become attentive. My dear friends, in this synodality, not all people will walk with us. Not all people wants us to reach our destiny. But hopefully you know what are the non-negotiable essentials of our faith. Not for the sake of pleasing others, you compromise. No. No. You know what is right. You know what is wrong. You choose what is right. Kahit mahirap. Kahit mahirap. Hindi ka naman magsosolo kasi kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Pero, kung sa simula pa lamang alam mong mahirap, di, ipagpatuloy mo. Ano sinasabi? Sabi ni C.S. Lewis, ha? If your neck is not broken, your heart, your house is not burning, and you are not dying, you are not complaining about problems. You are complaining about inconvenience. Many of the things we complain are not really problems. They are simply inconvenience. I hope maliwanag sa inyo yun. Anong meron sa gospel? Remember this, that people even desire to kill Jesus. Kaya nga sabi ng isang pari, pag tuwang-tuwa sa iyo ang tao, matakot ka. Baka hindi ka nasa panig ni Jesus. Di po ba, ano? Matakot ka. Pag nilayan mo, kapag ang mga tao ay tuwang-tuwa sa iyo, you are loved. As I have said, there are those who are revered, those who are loved, those are tolerated, those who are cursed. Not all those who were cursed were evil. But some of the priests that were cursed are those who made a stand with regard to what is right. Diba? Pagka minsan, yung paring ayaw na ayaw mo, yun yung taong nagtama sa iyo. Kaya nga, kailangan mulat tayo, mulat. Being attentive. We must be willing to listen and see the things we don't want to hear, the things we don't want to see. My dear friends, my brothers and sisters, what is important? That at the end, we will find our place in the presence of God. Pero Father, ang hirap niyan, hindi ko alam kung ano talaga ang dapat kong gawin. Ano sabi ng isang Carmelite? Sabi niya, if you have Christ in you will always know what you will do. But if you do not have Christ within you will never know what you ought to do. So anong lesson? Find yourself in the presence of Christ. Ano sabi ko? You can be inside the church, but not in the presence of God. So you will never find the way towards God. Again, my dear brothers and sisters, be attentive. Because sometimes the right words will be said by the people you hate. Hindi lahat ng sinasabi ng kaaway mo, mali. At hindi lahat ng sinasabi ng kaibigan mo, tama. Ang mahalaga, makinig ka? Tanong mo, intelligent ba yan? Is it in the bounds of the law?
then be reasonable. Be reasonable. But be sure, whatever you do, be accountable or be responsible. Amen. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ano po? Inuulit ko lang, pinanganak ko ako ng 1962, hindi 1940. Hindi makaget over, ano. Sa susunod, sabihin mo lang, pare, tinunong, no? Pare, naka-assign sa Greenbelt, ano po. Again, my dear friends, my dear brothers and sisters, synodality is to walk together. You cannot simply find salvation in scriptures, but the scriptures will help you know who is this God we follow. The scripture will help us know who is this God we follow. Salvation will depend on our relationship with God. Walk by listening through your eyes, your ears, your hearts. But when you listen, be attentive. Be intelligent. Be reasonable. But most of all, be responsible. Don't worry. Don't worry. Stop thinking that you will be applauded by doing what is right, because Christ was killed by doing what is right. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Naway patuloy kayong ingatan ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa inyong may karamdaman. Naway pagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan. Patuloy kayong gabayan sa inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man sa inyo pinagdadaan ng suliranin, naway tuwangan kayo ng Diyos, alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong mga pananampalataya at pananalig sa Kanya. Kung ano man ang inyong mga panalangin, lalong-lalo na sa retreat na ito, naway maging kalugod-lugod sa inyo ng Diyos. Kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makaunlad, makasasagana ng inyong mga buhay, naway may pagkaloob ito sa inyo ng Diyos. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, nawa kayo ang inyong pamilya ay kanyang pagpalain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist.